Paduhan si Idol Ram. Ram the Great. Sige na, okay na. Laog na ako. Ano ba nangyari sa iyo? Ayun na, ayun na. Tutumba na, itutumba. Bakla, anong kapitan yan? Sa bagay, naka-plastic naman yung cellphone ko ba? Oh, sige, sabihin mo, sino mauna, sino mauna? Kuya. Si Kuya, oh, yung pangsundot. Ano pangsundot? Yung pangsundot? Ay! Ayan. Yung matris ko? Ayaw kasi ano, pumasok, ang tagal eh. Oo, mawag ka. Oo, lululululul. Ito na ako. Kain, kita ka rin. Itong pinakamagal. Bunot. Tanongin mo na sila. Yan, nandito na po kami sa pangalawang destination. Tumugol po yung mga yan. Wala po silang iba vlog. Maliligo lang po yan. Ayun, sila kalina from. Ganda, napakalino. Ang rakay. Pangit ang kamera ko. Yan, ang ganda ng buhangin, no? Ang ganda! Oh. Ang ganda! Ang ganda! Bakla maganda. Ha? Talaga maganda. Oo nga, ang ganda dyan mag-picture. Ganda. Ganda dito. Promise. Yan, no? Ang linaw ng tubig. Ang ganda ng buhangin. Sobra. Daming shell. Ah, sakit. Ganda dito. Oh. Ganda dito mga kalinga po. Sarap pa siya lang dito. Yan, kaya sa mga magbabakasyon nating mga OFW, dito kayo pumunta. Napakaganda ng lugar, sobra. Ayun. Ayun, ang ganda, grabe. Oh. Yan ang ating mga kasama, ang Team Kalingap. Mga defenders ni Kuya Bal. At ang team ni Kuya Rab. Yan, ang ganda. Sobrang ganda dito. Ayan. Yung mga kalingap natin nandun po. Apat daw na bangka kami. Yan. Napakaganda dito. Ayan, mga picture-picture sila oh. Picture-picture. Ayan, nag-i-intro si Joey. Daming pine tree. Ayan. Para kung nasaan. Nasaan? Nasa? Nasa sa Bicol. Sa Bicol daw. Ang dami pine tree. Ang dami pine tree. Ayan. Napakaganda dito mga kalingap po. Ganda. Sobra. Ayan. Iliwan natin yung ating tsinelas doon. Dahil madulas. Tsaka baka maputol na. Ayun na. Yan, dito tayo. Ang ganda ng ano. Parang mga ano siya, semi pine tree. Oh. Ano ko yung ano to? Puno. Ang ganda oh. Yan, magandang hapon mga kalingap. Ayan, andito tayo sa isang beach resort. Yan. Yung anong pangalan nito? Malasaga yata. Ayan, andun sila, yung mga kalingap natin. Ayan, naliligo sila. Ayan, dyan sila kalingap rub. Ayan, at saka si Ma'am Edna, si Kuya Bal. Ayan yung mga team kalingap andito rin at yung mga defenders ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, napakaganda dito mga kalingap. Para siyang sandbar. Ayan, ang ganda. Ayan, kaliwat kanan yung ano, yung dagat, yung tubig.
parang nakalutang siya na ano, buhangin sa gitna ng dagat. Ayan, oh. Ang ganda. Ayan. Ayan, ang ganda niya. Dito masarap mag-relax-relax. Magtanggal ng pagod. Magtanggal ng problema. Ayan, ang ganda dito. Sobra. Ayan, ayan, oh. Nakita niyo yung mga kalingap natin. Ayan, ang ganda. Ayan, pag-uwi ko ng Laguna, mamimiss ko tong lugar na to. Ayan, mamimiss ko to dito. Sige po, ingat po kayo. Ayan. Mamimiss namin dito. Sige po. Apo, ingat po, ingat. Ayan, mamimiss po natin ang lugar na to. Kapag nakabalik na tayo ng Laguna. Mabait yung mga tao dito, mga kalingap. Kahit di ka kilala, yan, papansinin kanila. Tulad na lang noon nung mga umalis. Yan. Yan, napakaganda ng ano dito. Pasariwa ng hangin. Yan, nakakamiss. Nakakamiss yung lugar na to kapag bumalik na ako ng Laguna. Yan, baka soon umuwi na rin ako kasi kailangan na rin ako ng mga tao doon sa lugar ko. Maraming taong nangailangan ng tulong doon sa Laguna. Kaya hindi tayo pwede magtagal dito ng matagal na matagal. Yan, masarap sana mag-stay dahil makakasama mo sila Kuya Bal. Yan yung Team Kalingap na sama-sama kayo na tumutulong sa kapwa. Kaso marami ding may hirap na mamayan doon sa aking lugar. Kaya baka soon makabalik na ako doon. Pansamantalang uuwi muna tayo. Pero babalik tayo dito pag ano na si Kebal. Pag nag 1 million si Kebal, yan. Babalik tayo ng Bicol. Yan mga kalingap, sana pag nandun na ako sa lugar ko, yan, sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. Para sa mga taong nangangailangan ng tulong sa aking lugar. Yan, sa lahat po ng mga kapasyal dito sa aking video, kung hindi ka pa po nakasubscribe, please mag-subscribe ka po para po sa mga taong nangangailangan sa aking lugar. Malaking tulong po ang pag-subscribe nyo at bawat views na ibibigay nyo sa akin. Yan, maraming maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako agad. Dahil alam kong ipagkakaloob ng Diyos itong aking mabuting hangarin para sa aking kapwa. Naway lagi akong gabayan ng aking Panginoon upang masigit pa na makatulong tayo sa ating kapwa. Yan, ang ganda dun, oh. Ayun yung kabilang bundok. Ang ganda, sobra. Yan, pauwi na sila. Yan, yun nga mga kalingap. Sana dumating yung araw na marami din tayong matulungan. Dahil talagang nasa puso ko yung pagtulong. Masakit sa dibdib na makita yung mga kababayan natin, yung kapwa natin, yung talagang nahihirapan sa panahon ngayon, lalo pat may pandemya. Ang hirap pag yung tipong nangailangan ka, tapos wala man lang sa'yo kung tumulong. Naranasan ko na yun, masyadong masakit sa dibdib. Pag wala kang pera, hindi ka kilala ng mga tao. Lalo na nang yung mga kamag-anak. Kaya pag wala kang pera, wala kang aasahang tulong. Maraming ganyan, totoong nangyayari yan sa buhay ng isang tao. Na pag walang pera, hindi ka ano, parang hindi ka importante. Baliwala ka, parang basura ka lang sa kanila. Pero pag may pera ka, marami kang kaibigan. Naranasan ko na yung mga ganyan, mga kalingap. Masakit isipin na gaya nun, pinagdaanan ko na yan. Yan, gaya ng sa papa ko. Yung panahon na malakas pa. Maraming kakilala, maraming kaibigan, maraming nakakaalala. Nung may pera pa siya. Eh nung nawalan na, hindi na nakapagtrabaho, nagkasakit. Yun, halos wala nang kakilala.
halos lahat nung natulungan niya, hindi man lang siya natulungan, dahil ewan ko kung anong dahilan, pero nung nasa ibang bansa pang papa ko, lahat sila yan, kilalang kilala yung papa ko nung nagkasakit na nangangailangan ng pinansyal, ng gamot. Parang wala na silang kilalang ano, wala na silang kilalang ama ko na nakatulong sa kanila. Yun, sakit lang isipin. Pero binabaliwala ko na lang, pinapasa Diyos ko na lang lahat yung mga sakit na naramdaman namin. Nawala yung papa ko dahil wala man lang tumulong yung panahon na may sakit siya. Siguro naman talaga ang realidad ng buhay, pag wala ka, wala kang kaibigan. Pero pag meron ka, marami kang kaibigan. Kaya yun lang hinihiling ko, mga kalingap. Sana suportahan nyo pa rin ako pag nandun na ako sa Laguna, sa aking lugar, para mas makatulong tayo sa mga tao doon. Maraming tao ang nangangailangan ng tulong sa ating lugar, sa Laguna. Yan, napakagandang probinsya nitong Bicol. Sobrang ganda, ang daming mga pwedeng puntahan. Yan, sana yung OFW natin na makakauwi na ganyan yung bansa, sana makapasyal kayo dito. Sobrang ganda dito, pangtanggal ng mga stress, mga problema. Yan, pwede kayo makapag-relax. Napakaganda ng ano, lugar. Ang ganda ng lugar dito. Ayan o, kitang-kita yung mga isla. Ayan. Ayan pa yung mga bundok. Yun ang gaganda. Ayan yung bundok na yun o. Yun ang bundok. Ano? Sabi sa akin, ano daw yun? Bundok ng susong dalaga. Yung ano na yun, bundok. Yun sabi sa akin ng mga kasama ko. Ayun yung iba natin kalinga po, hindi pa naliligo kasi ewan ko, ayaw din siguro na maligo. Ako ayaw ko rin maligo dahil ano, parang natatakot ako dito sa dagat. May phobia kasi ako dyan sa dagat dahil hindi ako marunong lumangoy. Yun ang totoo. Yan. Sige na mga kalingap, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Sana'y pinakinggan nyo ang hinanaing ng aking dibdib. Sana'y maunawaan nyo ako kung bakit ko yung nasabi. Yun, dahil yun naman talaga ang totoo. Yun ang nararamdaman ko. Yun ang naramdaman ko nung time na talagang nangailangan ng tulong yung papa ko. Tapos ganun lang yung nangyari. Ayan, matay na kasi yung papa ko nung ano lang, nung December 1. Ayan, mag-birthday nga ako. First time na birthday na wala siya. Kailangan tanggapin, pero kahit kailangan tanggapin, sakit pa rin sa dibdib. Ayan, si God na lang yung bahala. Alam ko naman na hindi niya ako mababayaan. Ayan, sige na mga kalingap, isang mapagpalang hapon muli sa inyong lahat. God bless and take care sa inyo, sa mga OFW natin at sa ating kababayan dito sa Pilipinas. Yan, thank you so much. Yan. Ang ganda ng dagat. Bye mga kalingap.